Maraming maraming salamat pala mga tola. Malapit na tayo mag 10K, 10,000 subscriber. Medyo mabagal ang progress, pero natutuwa rin ako kahit paano araw-araw ay nadadagdagan. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta, nanonood dito sa mga video ko dito sa YouTube. Na-appreciate ko yun, mga tola. Maraming maraming salamat. So, rekta na tayo mga tola. So, ngayong araw, pakikita ko sa inyo, share ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng hangtags para sa mga kliyente ko at sa mga susunod pong mga kliyente. So, may dalawa akong klase ng hangtags na ginagawa. Yung isa ay yung walang eyelet at yung pangalawa ay yung may eyelet. So, nakagawa na ako ng video na hangtag. Medyo matagal na. Yun yung walang eyelet. So, kung gusto nyo panoorin yun, dito lang yan. Hindi yan lang sa taas. Click nyo lang yan kung gusto nyo mapanood, mga tol. Itong naman gagawin natin ngayon ay yung may eyelet naman. Yun naman ang i-share ko sa inyo, mga tol. So, dito ay yung paraan na sa akin lang, mga tol. Iba-iba yan. Iba-iba ulit. Lagi ko sinasabi yan. Basta lahat na mapapanood nyo sa akin dito, ako lang po yun, ha. Hindi ko sinasabing standard o ano, discarte lang o experience ko lang. Okay, mga tol, ha. Sabihin ko sa inyo kung ano yung mga materials o mga kailangan natin sa paggawa ng hangtags with the eyelet. Okay, mga tol, ha. Tara, umpisa na natin. Una, syempre, kailangan nyo ng, syempre, printer at PC para makapag-layout kayo, mga tol. So, ang gamit kong printer ay Epson L360. Ang ink na ginamit ko sa kanya ay pigment ink. Kung may dye ink kayo, original ink ng Epson, okay lang din po yun, mga tol, ma'am, sir, ayos lang din siya. Okay? Ang kailangan natin ay eto. Etong papel kung saan tayo magpiprint. Yung nilayout natin, dinisign natin. Oo nga pala mga tol, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko nirinta or nilayout. May baka may magtanong kung ano yung settings ko. Hindi ko na ipapakita gawa ng iba-iba naman po tayo ng printer at settings. Basta i-hay nyo lang kung ano yung pinaka-best na settings, yun yung gamitin nyo, mga tol, ha. Kasi iba-iba, kahit magsabi ako sa inyo, ipakita ko sa inyo kung ano yung settings ko, baka hindi rin applicable sa inyo. Hindi rin umugma, mga tol. Gegets, no? So, yun. Basta mag-print kayo ng layout o kahit anong size yan. Depende naman kay client kung anong size na hangtags ang gusto niya. Okay? Okay, balik tayo. Ito ang ginagamit kong papel or media. Calling card paper. Co-op siya, mga tol. Ang GSM niya ay 220 GSM yung kapal niya, mga tol. Gumagamit din ako ng 250. Pero kadalasan, okay na ako sa 220 kasi okay naman yung kapal niya. At lalagyan naman natin siya ng photo top. So, madadagdagan din yung kapal niya, mga tol. Okay? Tignan nyo na po, mga tol, para sa mga magtatanong. 50 sheets ang laman niya. Next, syempre, eto. Yan. Meron na rin akong video nito tungkol dito. Kung gusto nyo i-check, nandiyan lang naman sa playlist yan. So, ang tawag dito ay calling card laminating film or smooth film. Yan, mga tol. Itong sa akin ay glossy to. Itong sa akin, glossy. Meron ding matte nito, mga tol, ha. 100 sheets siya, mga tol. 30 microns. Ayan, mga tol. Tignan nyo muna. Ayan. Para kung bibili kayo, alam nyo na kung ano yung itsura. Ayan, mga tol, ha. So, ang laman niyan, pakita ko na rin sa inyo. So, ang laman niyan, ito. Dalawa yan, mga tol. Dalawa. Dalawa sila. Magkaano sila. Ayan. Magkasama. Dalawa. Ayan, mga tol. Mamaya, explain ko sa inyo, ha. Kung anong, ano yung gamit nito? Kasi pwede rin itong gawing isahan lang. Basta mamaya, pakita ko sa inyo. Okay, next. Puncher, siyempre. Itong puncher na to. 5mm to, ha, mga tol, ha. 5 or 6 millimeter to, ha. Itong laki niya. Yung hole niya, ha, mga tol, ha. Iba-iba rin ang mga sizes nito. May 3mm din nito, mga tol. Depende sa trip nyo o kay client. Puncher, ano, ticket puncher. Kung tawagin, mga tol. So, next. Siyempre, cutter. Yan, cutter. Ordinaryong cutter. Or kahit anong cutter na meron kayo, mga tol, pwede yun, ha, mga tol. Iba-iba kasi yung mga ginagamit natin cutter, eh. Meron paper cutter. Pwede rin gunting. Gamit din kayo yung gunting. Kung wala kayong mga paper cutter, mga ganun. Basta kung anong cutter na meron kayo doon, alam nyo naman na makakat nyo yung gagawin nating hangtags, okay lang yun. Ruler, syempre, para kapandar na itong cutter. At higit sa lahat, ang importante sa lahat, para ma-ano nyo yung eyelet, bili kayo nito, mga tol. Mura ko lang nabili ito, sobrang simple niya lang, umurahin lang siya, pero mukha namang heavy duty. Ang tawag dito ay eyelet puncher o eyelet punch. Meron din nagsasabing eyelet pliers, plies, ganun, parang ganun kasi itsura niya. Nabili ko to 200 pesos sa marketplace. O, baka may magtanong ng link, PM nyo na lang ako, ha. Marketplace ko to binili, diretso na sa supplier.
So, syempre, kailangan nyo na ito, yung eyelet mismo. Doon ko na rin siya nabili. So, pinagbilahan ko na itong puncher na to na pang eyelet. Merong eyelet puncher na ng mga tula. Alam nyo yung pambutas dun sa... yung butas dun sa tarpaulin na malaki. So, iba yun ha. Ibang size yun kasi iba-iba yung size nila. So, ito, pang hangtag. Now, next, itong eyelet. Yeah, pakita ko sa inyo kung ano itsura niya. Kaso hindi nyo makikita eh. Yan, maliit lang siya. Siyempre, next, laminator, mga tol. Para ma-laminate natin itong laminating film kay hangtag. Ano pa ba? Wala nga ako nakalimutan. No? So, yun lang. Okay, next, yung step-by-step na, mga tol. Ha. Pakita ko na sa inyo ha, kung paano na siya ginagawa. Okay mga tol, syempre una yun na magle-layout tayo at ipiprint natin dito kay 220 GSM na calling card paper na kuwap. Ito yan. So dito ko pinrint. Yan, medyo makapali siya. So print lang ako, for example lang, yan lang, for dito lang, for tutorial or sharing mga tol. Yan. Tapos next, pagkatapos nyan, syempre piniinit ko na yung laminator mga tol. So ang gamit kong laminator ay kuwap laminator, yung kulay blue mga tol ha. So ang settings ko dyan ay naglalaro lang ako sa 140 to 150 lang mga tol. O pwedeng 145, o tahin nyo na lang kasi iba-iba tayo ng laminator. Iba-iba yung init nyan mga tol. So ang akin, kuwap laminator, yung kulay blue mga tol ha, yung medyo sikat na laminator na halos lahat ata ng printing shop eh, kulay blue yung laminator nila. Okay next, paliwanag ko na sa inyo to, itong smooth film. Kung bakit dalawa yan, kasi may purpose to. Para sa akin mga tol ha, hangtags. So si hangtags kasi, minsan kasi may print yan sa likod. So pwede kayo magdalawahan, or ipatong nyo yan, o ipalaman nyo, yan, papalaman nyo. Para kung may print din sa likod, siyempre lagyan nyo rin ng photo top mga tol, ng laminating film, yan, kabilaan. So yun yung ilalagay nyo, o ipapasada nyo kay laminator. Okay? Nagigets ba mga tol? So ako naman, limit akong tumanggap na meron sa likod kasi hirap akong mag back to back sa printer ko kasi hindi siya borderless. Epson L360 ko at yung Epson L120 ko. Hirap akong mag back to back sa kanya. May teknika ko doon pag tumatanggap ako ng back to back. So sa susunod ko na i-discuss yun. So dito muna tayo. So yun na nga. Ako kadalasan isa lang, harapan lang. Hindi naman kailangan sa hangtags na back-to-back yung photo top eh, or laminating film. So hinahati ko yan. So isa lang ako kung maglagay. Yan, sa harapan lang, syempre. Lalapat mo lang siya na ganyan. So pag maglalaminate kayo, lalo eto, eh, manipis lang. Siguro din yung walang hangin or patay yung electric fan para hindi siya malukot or maridikan kayo. Kasi umaano yan eh, lumulukot na nahalatayan sa paglaminate. So dahan-dahan nyo lang ilagay. Huwag nyo munang bibitawa hanggat alam nyo stable na siya. Okay mga tol, next, ang sinusunod kong, ang susunod na gagawin dyan, syempre, eh, ikakat na natin mga tol, di ba? So, katulad sinabi ko kanina, depende yan sa anong cutter ang ginagamit nyo. Pwedeng paper cutter, cutter lang, o ruler, o umorder pa lang ako ng paper cutter kasi nawawala yung paper cutter na ginagamit ko dati. Yun, ang ginagamit ko cutter, okay naman siya sa akin eh, tsaka ruler. So, meron naman akong cutting pad, kaya walang problema. So yun, punakat nyo na, pakita ko na sa inyo kung paano na yung gagawin mga tol. O, nakagawa na ako rito mga tol eh. Ayan o, na may eyelet. Ayan o, may eyelet yan, maliit na butas. 5mm yan ng mga tol. So pakita ko sa inyo kung paano. Siyempre una, gamitan natin ng, eto, yung ticket puncher. Butasan nyo lang mga tol. So pagkabutas, kuha kayo ng eyelet na mismo. Ayan, eyelet mismo. So lagay nyo lang sa butas, siyempre. So pagkalagay sa butas mga tol, yan. Ito yun ha, baka magkamali kayo mga tol ha. Nakikita nyo ba itong may parang pangil or ngipin dito? Yan, yan, yan. Tapos itong sa kabila, wala, butas lang. Pag nakita nyo yun ng personal, kung meron kayo nito, nakabili kayo, makikita nyo naman eh, yung parang siyang ngipin or yan, pangil or edge o ano man tawag yan. Yun yung ilalagay nyo sa ilalim mga tol ha. Nakikita nyo ba itong eyelet na ito? Yan, 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 itong mga tol. Ito mga tol, diba pagka nilagay mo. Kailangan, yung sinasabi ko sa inyo, yung eyelet na ay eyelet, yung ngipin, diba mga tol, yun yung ilalagay mo doon sa likod. Yan, tapos ipipress. Press nyo lang. So, yun na siya. So, may eyelet na kayo. So, tapos na yung hangtags nyo, mga tol. Ganun lang kasimple. Tapos, oo nga pala, mga tol, kailangan nyo na ito. Ah, ito. Tawag dito loop pins or loop tag. Kulay puti siya. Yan. May iba't ibang klaseng ng loop pins, ha.
Ako, ito yung pinagpipre ko. Pre ko lang to sa mga kliyente ko na nagpapagawa sa akin ng hangtags. Meron naman ako nung isa, yung kulay itim, alam nyo yun, yung parang tali. Makapali siya na kulay itim, may iba-iba rin din siyang kulay. So yun naman, may additional sa akin yun. Pagka umorder sila ng merong ganun. Well, hindi ko lang mapakita sa inyo dito kasi naubusan ako. Umorder pa ako. So, ito yung pang-pre ko lang. Itong ordinary na loop pins. Yan. Ito yung ano ko, finished product natin. Mga ton. So, simple lang. Alamin nyo lang kung ano yung mga materials at mga kailangan na machine. O, laminator lang naman yung kailangan nyo eh. Tsaka yung printer eh. Kung meron kayong printer sa bahay, kahit di kayo nagninegosyo ng printing, eh, pang-personal lang, eh, makakagawa kayo, mga tol, mga ma'am, sir, okay? So, sana na-gets nyo ng malinaw at nasundan nyo ng sunod-sunod, step by step. So, yun, wala naman ako sigurong nakalimutan na, no? So, sana may natutunan, mga tol, kahit konti lang, para hindi nasayang yung oras natin, okay? At kung nagustuhan mo tong video na to, ma'am, sir, tol, pa-subscribe naman, tol, pa-suporta na lang din. Tapos, pa-share na rin sa iba, sa timeline nyo, sa Facebook, para malaman din ng iba na baka gusto rin matuto ng paggawa ng hangtags. So, kita-kits tayo next upload. So, medyo parang naku-consistent ko na yung pag-upload. So, maraming salamat sa suporta nyo kasi ginaganahan ako. Nakikita ko kasi medyo dumadami na tayo, malapit na tayo mag-10K. So, yun. Ulit, maraming salamat. At huwag nyo kakalimutan, hindi pinapakain ng mga tamad, ha? Tamad dyan mga yan, ha? Okay, mga tol? Sharing is caring. Okay? Peace!